Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po lahat ng mga OFW. Topic po natin ngayon ay tungkol po sa air conditioning system ng sasakyan. Mayroon po kasi nagtatanong sa akin kung kailan daw po dapat servisan ang aircon ng sasakyan. At yung pangalawa naman po, gumagana po yung aircon nila pero gusto nila pong hindi na ipapagamit, hindi na gagamitin. Kung mayroon daw po ba maapektuhan o masisira ang system, yun po ang mga tanong nila. So ito po yung masasabi ko sa schedule po ng pagsiservice. So yung air filter po, every 5,000 po kilometer nililinis po yan. At kung under warranty naman po yung sasakyan nyo, under warranty ng kasa, so every 30,000 po siniservisan po yan at pinapalitan ng AC filter at binabacuum ang charging po yan. So sinusunod po talaga yan kasi pag hindi po sinunod yung schedule na yan, kung under warranty, hindi po ibibigay po yung warranty ng kasa. So kaya dapat po nga sundin yan. Yan po yung base po sa pinanggalingan ko na kasa, every 30,000 or 1.5 years, kasi yung every 20,000 kilometer po katumbas po ng 1 year yan. So ganun po ang schedule niyan. Ngayon depende na lang po kung hindi na po under warranty yung sasakyan nyo, nasa inyo na po yung ano niyan. Pero ang kung ako po ang mano, itong masusunod tong AC condenser po na to, every 10,000 po kilometer pwede po nga linisin yan kasi exposed po to sa alikabok, nasa harap po ng ano to ng sasakyan na katabi po ng radiator nyo, radiator ng makina. So every 10,000 po or katumbas ng 6 months bubugahan po ng tubig yan. Pero mag-ingat din po kayo sa pagbuga ng tubig kasi kung yung alikabok na yan na nakaharang po dito sa ano na yan, sa mga fins, pag binugahan nyo po ng tubig yan, itong alikabok po na yan ay tatawid po rito sa kabila. So yung kabila po niyan ay radiator. So kung maaari po, lagyan nyo po ng harang yan, yung pagitan ng AC condenser at saka yung radiator po. Kasi pag inisprehan nyo dito sa harap, so yung dumi na yan pupunta lang dito po sa radiator. Haharangan naman po ng mga alikabok yung radiator nyo. So iinit naman po yung makina nyo. Kaya kung maaari po, kung magbubuga kayo dyan, lalagyan nyo po ng divider para yung alikabok kung sakali pupunta lang po sa nilagay nyong divider dyan. O pag natapos nyo na pong mabugahan, di hugotin nyo na lang po kung karton man siya o kaya plastic. So hindi po kasi basta-basta rin ang pag-ano dyan, basta ano ka lang na nabugahan mo yan, lalagyan nyo po ng harang at saka yung pins po. Huwag basta-basta bumba lang ng bumba ng ano dyan, tubig. Kailangan po straight po yung ano nyo na hindi po matutupi yung mga ano, yung mga pins dyan. So ganun lang po ang pag-ano dyan, ang technique sa paglilinis ng AC condenser. Mahalaga po na nalilinis yan kasi dyan po nagdi-discharge yung init po. Pag hindi po nag-discharge yan, hindi po lalamig yung aircon nyo. So ganun lang po yung schedule ng paglilinis ng pagsiservice ng aircon. So doon naman po sa isang katanungan na kung sakali po nga hindi gagamitin yung aircon na buo naman talaga walang sira, sa kadahilanan po kasi na parang gusto niyang makatipid sa krudo,
ayaw na po ipagamit yung aircon. So ang sagot ko po doon, pwede naman po, pero dapat po at least sa loob ng isang linggo napapaandar po yung makina. Pagkatapos gagamitin yung aircon pag gumana na, at saka patayin niya kung ayaw na niyang ipagamit. Ganun na lang po, kasi ayaw na po niyang ipababad kasi masyadong malakas daw po sa krudo, dagdag konsumo daw po. Opo, talagang totoo naman po yung, kasi pag gumamit po tayo ng aircon halos sa 10% po, ng dadagdag ka po ng 10% sa konsumo mo. Kaya mas lalo pong malaki ang magiging kabayaran mo sa krudo. Ito po kasi yan. Kaya dapat po natin na kahit pa paano gagamitin natin yung aircon natin, kahit na po nagtitipid tayo, para maiwasan po na magiging magpermanenta liquid yung refrigerant dito. Kasi yung liquid po na yan, na umiikot-ikot po dito sa system na yan, ay refrigerant 134A po yan. Nagiging liquid po yan at nagiging gas. So pag nag-steady po siya ng naging liquid, pwede pong manira ng internal part po yan. Kasi hindi na nga, pag natambay po kasi na matagal yung gas na yan, magiging liquid na po siya. Bababa na po siya ng gas. Ay, nang magiging liquid na po siya, hindi na po siya gas. So pag naging gas na po yan, may posibilidad po na masisira itong internal part na yan. So kung halimbawa dito sa compressor o kaya dito sa mga pipe, magkakaroon po ng corrosion dito sa loob. So yung corrosion na po yan, yan po ang magiging dahilan na magkakaroon ng leaking. O kaya kung itong compressor naman, sisirain po yung valve niya. So pag nasira po, na deform na po yung head valve niya, na yung pong dinadaanan ng refrigerant habang kinocompress, so magkakaroon na po ng loss compression yan. So kapag mag-equal na po yung mag-equal po ang pressure niyan kapag may singaw na po yung valve niyan. So hindi na po siya, no, wala na po siyang high pressure, hindi na po siya makakapag-create ng high pressure. So apektado na po yung paglamig niya. Dito naman po sa magkakaroon ng, kung sa piping naman po magkakaroon ng corrosion, so magkakaroon po ng leak siya, unti-unti niya pong tutunawin yung mga pipe na yan kung saan man po napunta yung moist na yun, kaya yung tubig-tubig na yun. So kaya iniiwasan po natin na ma-stack po siya o matambay siya ng matagalang panahon para hindi po maging liquid yung refrigerant 134A na yan. Kaya pag dumami ng dumami yung moist sa loob, yan na po yung panahon na dapat binabakyum yan, pinababakyum po. Yun na po yung hindi na po lumalamig yung aircon. At pag hindi po matanggal yun na po yung maninira sa loob. Yun na po yung kung hindi po lumamig yung aircon nyo, wag nyo pong hayaan na hindi po babakyumin yung system nyo. Kasi sa katagalan po na ginagamit yung aircon nyo, nababawasan po ng nababawasan yung refrigerant dyan sa loob. So ang ginagawa po ng mga tinatawag nyong gumagawa sa aircon nyo, tinatapapan lang po yan. So pag natapapan yan, so natural po may pagbabago siya, lalamig po siya. Pero ang totoo nun, kailangan po siyang i-discharge yung luma niyang refrigerant, pagkatapos tatanggalin po yung mga moisture sa loob at yung mga dumi-dumi. Kasi yung po ang sisira sa loob, magiging corrosion po, parang kung tuyo po ang loob, parang kalawang kung saan pa, kaya lang hindi naman may ano kasi po, mayroon po kasi ang refrigerant eh, kaya
lumalabas po siya na parang corrosion lang siya, yung parang latak po na nagiging unti-unting tutunawin yung pipe sa loob. Ganun po ang mangyayari. So, hihigupin po ng vacuum pump yan para matanggal at saka para lumamig po siya. At kailangan po siyang vacuumin para magka-negative pressure po yung system bago po ibabalik yung refrigerant na panibago. So, ganun po ang kadahilanan na tinatanggal para hindi nakakasira. So, yung kung hindi naman po natatanggal yan, yung po yung minsan na mayroon mga nabubutas na pipe sa sobrang tagal na po ng aircon na hindi nasiservisan, minsan po makikita nyo na nabubutas yung pipe, yun na po yung sumira yung moist na nai-stack sa loob. Unti-unti niya pang kukut-kutin yung ano niya, yung pipe. So hanggang sa magiging magkakaroon po siya ng butas. So yung makina po kasi natin o yung sasakyan habang tumatagal po, lumalakas po yung vibration. So mahina na po yung pundasyon ng ano niyo, yung ng pipe niyo. At lalong-lalo na po kung yung mga bracket na ng pipings niyo hindi na ibabalik. So lalo pong humihina kasi lalo pong nayuyugyug yung mga pipings ito. At pag nag-high pressure naman po yung system dito dahil nga po sa kulang na sa pagsiservice ng condenser. Kasi habang hindi po siniservisan din itong condenser na to, magiging high temperature po yung refrigerant na umiikot dito kasi hindi nga po niya kayang i-discharge yung init. So, habang tumataas po yung temperature, tumataas din po yung pressure ng refrigerant dito. Pagkatapos, mayroon pa po siyang corrosion sa loob na unti-unting sinisira ng moist. So, lalo pong mabubutas yun. Hanggang sa parami na po yung sira ng air conditioning system nyo po. So, doon po nag-umpisa yung kailangan po, kahit pa paano, pandarin nyo ng pandarin yung aircon nyo. At huwag nyong i-standby ng matagalan para huwag po magkaroon ng moist yung system. Mayroon po kayong air conditioning na hindi nyo ginagamit. So, pagganahin nyo po kahit paminsan-minsan para maiwasan po yung sinasabi kong problema sa air conditioning system. Kahit sa bahay po, ganun din po ang cycle po ng Freon. Parehas lang po sila, magkaiba lang po sila ng supply, power supply. Pagganahin nyo rin po, huwag nyo pong patagalin, kahit papaano po gagamit-gamitin nyo. Ganun din po sa sasakyan, parehas lang po yan. So, kung mayroon po kayong natutunan, please like, subscribe na lang po, and hit notification bell para sa susunod na mga video. Thank you very much po. God bless.